Yo, what's up mga ka-vlogs? Magandang na ang Backlistop TV channel po. So guys, kumusta? Ronald Limbo ngayon. Blessed Sunday po sa lahat. So maulan. Nalinggo ngayon sa South Korea. Hindi ko po alam sa Pilipinas. So well, anyway guys, for today's video guys, clarification lang po. Alam naman po natin na sa mga preview sa video ko regarding sa 10 years contract po rito sa South Korea. Hindi lang naman po ako, marami po kayong nababasa, nakikita rin na kagaya ko mga vlogger na nag-update din patungkol po sa 10 years na contract ng isang EPS factory workers po dito. So, lilinawin lang natin sa videong to, yun po yung pag-uusapan natin. Alam naman natin sa mga nagdaang linggo o mga buwan yata, umabot na rin. So, naging matunog po yung 10 years contract po dito sa South Korea. Particular na isa na po ako doon na pinopromote ko, ina-update ko po kayo. Dahil alam ko naman ang 10 years contract dito sa South Korea, napakalaging bagay, napakalaking tulong na po para sa atin. At least kahit papano, maibsan man lang yung kapag nasinsir ka kasi, kailangan mong dumaan sa proseso, kailangan mong magpabalik-balik sa DMW, lalo na kung galing ka pa sa malayong lugar. Like, nasa Mindanao ka, nasa Cebu ka, kailangan mong lumuwas. Kasi pagdating mo ng Pilipinas, kung sakaling sincere workers ka, may re-entry ka. So, 1 week before ng pagdating mo sa Pilipinas, kailangan makapag-update ka, makapag-report ka sa DMW upang maibigay mo yung daladala mong kontrata para i-process nila ulit yung mga papel mo. At hindi lang yun, syempre, kailangan mo mag-undergo ng medical, ng lung test, TB test, yung mga sputum na ginagawa sa Makati Med o sa San Mang Hospital na accredited ng POEA, DMW na para ngayon. And then, kailangan mong mag-undergo rin ng training, seminar, mag-PPDOS ka pa. Ang pinagkaiba lang nun, wala ka lang kukunin na exam, pero may mga requirements kang kailangan kumpletuhin. So, kung sakali mang matuloy po yung 10 years straight na wala na daw return, na ibig sabihin, hindi mo na kailangan na magbakasyon na napakatagal na dati kasi 3 months yung bakasyon ng isang sincere workers. Maximum 3 months yon. Tapos, kailangan mo makabalik dito pagkatapos ng 3 months once na dumating yung visa mo. Yung po yung kalakalan, yung po yung dating proseso. So, medyo sa iba, nagiging hassle po yon. Kasi, tawag dito, yun nga, magbabalik ka na naman doon sa parang nag-umpisa ka ulit. Ang pinagkaiba lang, wala kang exam. No? And then, tawag dito, kahit ganun po yung mga nangyari na babalitaan natin, nung nakita at narinig natin sa social media, nababasa natin, may mga natuwa at meron din naman pong hindi natuwa sa 10 years contract. So, anyway guys, bago natin pag-usapan yon, yung 10 years contract na yan, on negotiating pa lang. I mean, nakalatag na po yung pinagkakasunduan nila, nagme-meeting na sila ng mga ibang sector dito, matawag dito. Ngayon na may mga kaibigan ako na tumawag talaga dahil nag-uusap kami, minimessage ko sila hanggang sa talagang gusto naming malaman talaga ang totoo. Tumawag kami sa ano dito, yung mga migrant center dito, sa mga foreigner na labor na nakakatumutulong, yung may hawak sa ganung bagay. Ang sinasabi lang nila, pinag-uusapan daw at wala pa talagang finalized na isa batas na daw. So, tumawag daw po kayo kung gusto nyo mas malaman. Sabi niya, tumawag kayo sa 1345 sa immigration. Kasi sa immigration, sila yung mga may sakop regarding sa bagay na yun. Ngayon, yung tumawag naman yung kaibigan ko sa immigration, dinayan niya yung 1345, tinransfer siya dun sa pwedeng makausap, may Pilipina o yung magaling mag-English sa kanila. So, ang sinabi niya, yun nga, yung case ng 10 years, kung diretso na ba, straight na ba, kasi nababalibalitaan daw. Ang sabi niya, wala pa daw na dumadating na ganun sa kanila. Ang may hawak daw doon, yung ano dito, yung Department of ano dito, yung nasa mga gumagawa ng mga batas, mga labor sa mga migrant daw na sila daw mas nakakalam. So, mali na naman po yung information kasi parang wala kaming nakita ng ano eh, wala kaming nakuha ng matino o talagang makakasagot kung talagang tunay na o hindi. Bumalik siya sa migrant, nagtanong siya ulit doon sa Pilipina na nakausap niya. So, ilalagay ko dito yung number 1350 yata, if I'm not mistaken. Tama po guys, ito po yung number kung may katanungan kayo, Ministry of Labor of Employment dito sa South Korea, is 1350. I-dial nyo po yan at may sasagot sa inyo na Pilipina. Sa immigration naman, 1345 po siya, 1345. I-dial nyo yan kung gusto nyo alamin yung visa status po ninyo, kung ano man po yung concern po ninyo. So, in short, tumawag po kami doon, ang sabi nung nasa Ministry of Labor of Employment na nakausap namin.
So inilalatag pa lang daw, iniintay pa yung mga final decision daw kasi nga nagmi-meeting daw yung mga iba't ibang sangay o sector ng ano kasi may proseso daw yan, hindi po muna basta-basta may implement hanggat hindi po nag-agree yung mga iba nilang counterpart na umahawak at masailan daw po kasing issue yan, kaya kailangan talaga pag-aaralin nila. Pero nakalatag na daw, kumbaga sa Senado, pinag-didiskusyon nila kung ano yung magandang magiging kagandaan at baka magiging pangit na outcome para rin po sa ikabubuti natin. But as of now daw po, continuous pa rin po yung mga kababayan natin na may mga nasisinsir po, nag-undergo pa rin po sila noon, yung same process po. So, ito po yung final po. But then again guys, syempre pag tuluyan na na-implement yan, na isa batas na, ito yung mga magiging pangit na bunga at magandang bunga. I mean, yung magandang maidudulot at pangit na maidudulot. Kasi marami tayong mga kababayan na nababasa ko dahil sa alam pagkakalam nila, sure na yung sigurado na 10 years contract na dito sa South Korea. Marami ang mga natuwa at marami rin yung hindi natuwa. Alam nyo bakit? So, ang pag-uusapan natin sa video to, ito rin po idadagdag ko. Kasi ang kagandaan ng straight na 10 years ka, ibig sabihin, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Yung wala ka nang idim na kailangan mag-re-entry, yung panibagong proseso, magbakasyon ka lang, balik. Ang kagandahan nun, hindi ka na nga dadaan sa samot-saring requirements. Kailangan mo pa lumuwas ng pagkalayo-layo, hindi ba? At syempre, maiiwasan din natin yung tawag dito, yung magtatagal tayo sa Pilipinas and then baka magka-problema na naman, hindi natin masasabi, may stranded tayo. Kaya kasi nila pinag-uusapan yung 10 years na straight ng isang EPS dito dahil natakot na dahil sa nakita nila yung naging resulta ng bunga nung nagka-pandemya. Dahil nga sa kawalan ng labor shortage, hindi nila alam kung saan sila kukuha. Alos yung mga dapat pa uwi na natapos na yung kontrata, in-extend sila ng 1 year, tapos hindi pa... naging sapat yung 1 year, nag-extend pa rin sila ulit ng 50 days. May kaibigan ako dito sa tabing factory namin, na-avail niya yung 1 year extension plus 50 days na extension. Dahil sa kakulangan ng trabahador dito, labor shortage talaga. So, yun po yung pangunahing reason talaga kung bakit nila ginagawa yung straight na sana nila ng 10 years. So, ang kagandahan nga yung sinabi ko, hindi ka na mag-aasikaso, mapapagastos ka kung magbabakasyon ka ng Pilipinas. Gugugulin mo yung bakasyon mo sa family mo kaysa pabalik-balik ka ng Manila, lalo na kung partikular na sa mga malalayo yung lugar. So, parang tawag dito, maganda po yung opportunity, magandang balita para sa kanila. And then guys, ngayon naman, papasok naman yung pangit. Ang pangit na nangyari ngayon, kung sakaling matutuloy yun, yung iba nating kababayan, kaya medyo iniisip nila parang medyo hindi pabor sa kanila yung sitwasyon. Dahil hindi nila makukuha yung benefits nila na kagaya namin. After mong matapos yung 4 years and 10 months mo, supposed to be first contract 3 years and then to follow 1 year and 10 months. So, automatically, basically, almost 5 years na yun, sabihin na natin. So, hindi nila nakukuha yung benefits nila, like TGCom, Samsung, Severance Pay, Kukmin Yonggum sa airport. Kasi, hindi mo talaga makukuha yan hanggat wala kang pinipirman o pinafile ng opisina ninyo sa mga labor dito, sector ng mga Nodongbu o yung mga... para kunin yung mga benefits mo, kailangan tatatakan nila na mayroon kang exit clearance. Kapag may exit clearance ka, doon pa lang mapaprocess lahat ng mga benefits mo. Parang kami noon. Kasi may return lang kami, pero ang unang kontrata namin tapos na. Kumbaga mag-uulit lang kami. So kaya nakuha namin yung benefits namin. Ngayon kung 10 years ka, hindi mo talaga yung makukuha. Kasi nga babalik ka pa. Makukuha mo lamang yun kapag tapos ka na sa company mo. O kaya naman yung chaeg na tinatawag, yung back pay na tinatawag, yung manggagaling sa opisina ninyo, nasa amo mo yun kung ibibigay niya o hindi. Pero yung kakulangan na inuhulog niya sa Digicom, makukuha mo yun sa airport. Plus yung tawag dito, yung 400 na ikakatas nila sa'yo rito pagdating mo rito, plus yung kukmin yung gumo sa airport mo makukuha. So in short talagang, yun ang pangunahing main reason na concern ng mga kababayan natin. Sana magamit na nila yung pera kung medyo gusto nilang bumukod bagong tayo yung pamilya nila. I mean, bago lang silang mag-asawa, may pangarap sila, may plano silang bumili ng bahay at lupa, hindi nila kagad magagamit yung pera nila. Kasi nga, naka-hold na sa Korea pa. Kasi nga, hindi pa sila nag-forgood. Like before, o as of now, yung wala pa rin po kasi kasigurado yung 10 years, mga sincere workers pa rin po, ganun pa rin po yung proseso, nakukuha nila. So, yun po yung iniisip ng mga kababayan natin. At siyempre, iniisip din nila kung 10 years na yon, uuwi lang sila, hindi sila papayagan ng
2 months, depende sa amo kung busy yung company o hindi. Kasi kapag sincere ka, dati kasi automatically may 3 months na bakasyon ka na makasama mo yung pamilya mo. So within 4 years and 10 months mo rito, kung ilang beses ka lang nakauwi, may mga minsan isang beses lang, may 2 beses lang, kulang na kulang yung bakasyon kasi napakabilis lang ng 1 buwan. Kaya yun ang pinakamagandang time na opportunity na makasama nila ng matagal-tagal yung family nila kasi meron silang 3 months na bakasyon. So yun lang po yung mga pangit na concern. Kaya lahat ng bagay na may maganda, may kapangitan din naman na naidudulot. So nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin, guys? So kaya yan po yung pangunahing dahilan kung bakit maraming hindi natutuwa sa 10 years na kontrata ngayon. Ngayon, hati yung boses ng mga aspirant tsaka sa mga nandito na dahil nga, yun nga, importante, napakahalaga sa kanila yung pera kasi na makukuha nila. Yung iba naman, matutuwa, kahit hindi mo nagagalaw, andyan lang yung pera. Hindi nababawasan na dadagdagan pa. Kung umuwi ka man, matapos mo yung 10 taon, git na mas malaki, dodoble yung makukuha mo kung 5 years ka lang dito o 4 years and 10 months. Kung matapos mo yung period of sojourn mo ng 10 years, mas malaki ang makukuha mo. Kung unlike, example, kung may makukuha ka naman ng 1 million plus, let's say sabihin na natin 1,200 pesos, possible na dumoble yun pag uwi mo ng Pilipinas. Wala pa yung ipon mo dun. So, yan po yung iba na kagandahan din na nakikita ko. So, secure na secure yung 2 million plus mo mahigit kapag natapos mo yung 10 years mo dito na hindi mo ginalaw yung mga benefits mo. But then again, magkakaiba po tayo ng pananaw, magkakaiba tayo ng gustong mangyari sa buhay. May mga bagay na gusto ko, pangit po sa iba. May mga bagay naman na pangit sa inyo, okay naman po sa iba. Kaya hati po. So, sana kaya hinold muna ng mga kinahukulan dito sa South Korea, kaya wala pong finalize regarding dun sa 10 years talaga. Pinag-aaralan nila, sana mapag-aralan nilang mabuti at makita nila sana kahit man sana na pwede nang kunin ng isang EPS workers yung kanyang benefits, kahit yung lang mga Digicom sa loob ng 5 years para makuha sana. Sana isama nila yon sa pag-uusapan nila. So guys, gets nyo po ba yung gusto ko pong ipabatid sa inyo? Naiintindihan nyo ba yung explanation ni Kabulo regarding po sa 10 years contract? So, ikaw kung nanonood ka ngayon sa video ko, ikaw kabayan, kabulol, kapatid, madam, sir. So ano po yung pipiliin nyo sa dalawang bagay na yun? Gusto nyo ba ng straight na 10 years at saka dun yung makakuha yung mga benefits nyo? O after 4 years and 10 months, okay lang na mag-asikaso ka ng requirements kahit nasa malayo ka, babiyahe ka, luluwas ka ng Manila, so kabawasan sa bakasyon mo yun. Mag-ulit ka-ulit ng requirements, at least makukuha mo yung pera mo, magagamit mo na kung gusto mong bilhin ng bahay, lupa o sasakyan, malaking halaga at malaking ang maitutulong din sa inyo. So saan ka dun? So paki-comment lang po, mag-survey lang po tayo para makita ng mga iba nating kababayan kung ano ba talaga ang nasa saloobin nila, kung ano ba talaga mas makakabuti para po sa lahat ng mga EPS dito. Survey lang po. So again guys, bago tayo magtapos, gusto ko muna mag-shoutout guys. So sana makaabot po sa ito, wala po siyang pangalan na user JP lang nakalagay dito. Pa shoutout idol, salamat idol sa idol Kabulo sa mga video mo lagi talaga akong nakabang sa mga upload mo, napakalaking motivation po talaga. Shoutout sa iyo sir, pakilagay po sana sa susunod yung name niyo para mas may shoutout ko po kayo ng mabuti. At kaya pa shoutout din po ulit sa next video mo, solid Kabulo, salamat sa lahat ng mga aral na pupulot sa mga video mo. So salamat po kay Stephen Beans. Kaya dial time ni Terio, shoutout sabi niya. Shoutout din sa iyo bro, salamat sa mga panonood mo sa mga videos ko. Ito rin, wala po siyang pangalan eh. User CB ang nakalagay lang dito. Shoutout next video mo, Kabulol. Shoutout po sa inyo. Sa mga magpapa-shoutout, ilagay niyo po yung pangalan niyo sa baba para ma-shoutout ko po. Kasi minsan yung linalagay niyong name diyan sa YouTube, hindi yun po yung pangalan niyo yata. Kaya hindi ko po kayo ma-shoutout dito na mabuti. Walang pangalan na lumalabas. Ito rin po kay user HY. Hello, good evening. Pa-shoutout naman po from North Sagaray, Bulacan. Si Madam po. Madam, shoutout po sa inyo kung sino man po kayo kasi yung pangalan nyo nakalagay dito at user ang nakalagay. Bago na po kasi yung ni YouTube ngayon eh. Yung nilalagay natin sa mismong name natin na info dun sa pangalan natin kung gagawa ka ng account, YouTube account, iba ang lumalabas po kapag nag-comment kayo. Kaya pakilagay po ng name nyo sa baba sa mga magpapa-shoutout po. Shoutout sa iyo, ma'am. Tulad po nito, ito ganito po sana. At Richard Bistal. Yan. Richard Bistal, pa shoutout naman po sa next video from Santo Tomas, Davao del Norte. Nice talaga mga video nyo. Salamat sa iyo, bro, Kabulo Richard Bistal. God bless sa iyo. Ganon din po kay Richelle Tongol. Richelle Tongol, shoutout Richelle from Pampanga.
Kabalin ko po to, Kapampangan din po to. Shoutout sa iyo, Madam Richelle from Pampanga. So, sana umabot sa ito. Saldi Jorduela. Tama ba yung pronunciation ko sa pangalan mo? Boss Cabrera, pa shoutout po sa mga susunod na videos mo. Lagi ako nanonood ng mga videos mo. God bless you, boss. Salamat din sa iyo, Saldi Jorduela. So, mabuhay ka. God bless. So, that's it for today, guys. Sa tingin ko, yung mga gusto magpa-shoutout, just comment down below lang po. Yung mga hindi ko na-shoutout ngayon, babasahin ko muna, magbabasa muna tayo ng comment kasi tad-tad talaga ng comment yung aking YouTube. Minsan wala na tayong oras sa sarili natin kaya hindi ko na lagi naasikaso yung FB page ko. Kasi nga, mas focus ako dito sa YouTube. Hindi ko talaga mapagsabay. Napakahirap talaga. Tapos yung mga nag-comment, bagong nagko-comment, latest comment na hindi ko pa na-replyan, babasahin ko po yun. Yung mga magpapa-shoutout, babasa ko dun, susulat ko po. Antayin nyo po, abangan nyo po sa susunod na video natin yung shoutout niyo, guys. So again, guys, sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below lang po, inuulit ko. So yan, guys, sana kahit pa paano may natutunan na naman kayo. Sana i-share ko for clarification about 10 years na visa o yung contract na pinag-uusapan dito as of now. So kumusta na, guys, sa mga solid viewers ko dyan, mga kaibigan natin bago sa YouTube channel, sa mga bago at luma na dati na nakasubscribe sa akin, sa mga aspirant especially. So sana ba kayo ng status ng status ng pag-aaral nyo dito sa South Korea, yung proseso na ginagawa nyo. So marami na ba kayong natutunan, marami na kayong nalalaman ng mga vocabulary, mga keywords, yung sino Korean at saka native Korean. So sana tuloy nyo lang po yan, inumpisaan nyo na ituloy nyo na hanggang dulo, dahil ikaw din naman na makikinabang yan. Kasi maraming mga taong nagpe-fade sa buhay dahil sa kakasisi nila, di ba? May mga taong ibinibigay mo na lahat sa kanila, so ginaguide mo na sila, sinasabi mo na kung ano yung dapat gawin at hindi, pero still parang kulang na lang, isubo mo pa sa kanila lahat ng mga bagay na nalalaman mo, pero pagdating ng oras at ng araw, still failure pa rin sila. So yung mga bagay na ganoon, guys, wala silang ibang masisisi kundi sarili nila. Kasi kung patuloy silang nandyan sa kahirapan ng buhay, naghihirap sila, hindi sila umaangat, hindi sila umuusad, hindi sila umasenso, tapos sisisihin nila yung mundo kung bakit nangyayari sa kanila. Hindi po kasalanan ng mundo yon, kasalanan mo yon, di ba? Kung ano man ang ginagawa mo, bumabalik sa'yo. Sabi nga nila, what you serve is what you get. Kaya sa mga kababayan natin na nandito, yung mga nakakapasa, pinaghirapan nila yon, hindi nila natsambahan lang yon. Oo, although may ganun, siguro talagang para sa kanilang South Korea. Pero it doesn't mean na hindi na sila dadaan ng mga hirap. Baka ibang paghihirap, pagsubok ang naghihintay sa kanila. Again, inuulit ko, yung hirap lagi nasa unahan, wala yan sa dulo. Kaya sa mga sumusuko, naiinip, nabobord, huwag kayong mawala ng gana. Bagkus mas lalo kayong ganahan. Dahil kapag nawawalan ka ng gana, iisipin nyo yung mga plano ninyong gustong gawin sa buhay. Hindi ba nakakapagod maging mahirap? Hindi ba nakakasawa maging mahirap, minamalit, minamaltrato? Alam nyo, sa panahon ngayon, guys, sabi nila, di ba, edi daw importante yung pera. Importante, masaya ka, kapiling mo yung pamilya mo, at kontento ka sa buhay. Pero ngayon, guys, parang medyo nabubura na yun. Kasi, di ba, common ng problema natin, o mostly ng problema natin, nasa-solve ng may mga pera. 99.9% nasa-solve ng pera, yung mga major na problema natin sa buhay. Aminin nyo, hindi, di ba? Talaga naman pag wala kang pera, stress ka. Tapos hindi mo alam na lulutang ka dahil kung may iniisip ka bukas sa makalawa na due date ng mga ano. So, di ba? Kaya napakalaking tulong talaga nang may pera ka kasi nakakabawa sa mga iniisip mo. Yan talaga ang literal na nangyayari at kalakalan sa mundong ginagalawan natin ngayon. Hindi ko mawala kang pera, hindi ka na magiging tawag dito, masaya kung magiging kontento na yung buhay mo. Sa ngayon, hindi, dahil lahat pamahal ng pamahal. Wala nang libre. Tao na lang ang libre. So kaya ito yung tamang pagkakataon, guys, magpapasko na, kahit na inuulit ko po sa inyo, so hindi po ako magsasawang, i-remind ko kayo. Dahil kung pinanganak man tayong mahirap, hindi kasalanan ng mga magulang natin yon. Pero kung mamamatay kang maghihirap, ikaw na may kasalanan yun kasi nagpabaya ka sa buhay mo. So yan po sana hindi mangyayari at pagdadaanan natin ng bawat isa sa atin. So ayahan yung dalhin tayo ng mga pangarap natin sa mga bagay na gusto natin. Huwag natin gawin literal yung pangarap natin hanggang pangarap na lang. Yung manonood ka na lang ng TV, yung parang sinasabi mo suntok sa buwan, hindi. May kaya kang gawin, ang importante, sumubok ka, gumalaw ka, paghirapan mo. Dadating at dadating din yung time, magbubunga lahat ng yun.
So, huwag ka lang mainit. I think that's it for today's guys. So, magkita-kita tayo sa susunod gagawing video. Ito po muli sa Stop TV Channel. Buhay po ito dito sa Banda South Korea. So, ano nga sa'yo guys. God bless po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.